Isang magandang araw na naman sa ating lahat. Ito na naman ang inyong kaibigang si OFW Lutong Pinoy, nagbabalik sa ating kusina. At kung bago lang kayo sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like and share sa ating mga videos. Sa araw na ito, mayroon na naman akong ibabahagi sa inyong panibagong lulutuin sa ating kusina. At bago tayo magpatuloy, pa-shoutout muna sa ating mga kababayang Pinoy at lalong-lalo na sa mga OFW na tulad ko, kahit sang panig man kayo sa mundo. Babahagi ako sa inyo ngayon ng kakaibang luto ng ating talong. Kadalasan sa ating mga nakikitang luto na normal na ginagawa sa ating mga kababayan ay ang tortang talong, pritong talong, at salad na talong. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang aking sariling karanasan o kaalaman sa pagluluto ng talong. Sa panahon ngayon, normal nga naman na kailangan nating magtipid o maghigpit sa ating sinturon pagdating sa gastusin sa pagluto ng pagkain. Kaya ito ngayon, ang halagang 18 pesos, saan nga ba aabot ito? Kamangha-mangha naman kung sabihin natin sa 18 pesos lamang ay magkaroon na tayo ng isang masarap na ulam na pwede nating saluhan sa ating hapagkainan. Ang mga kakailanganin lang nating mga ingredients ay talong, itlog, at ang regular nating ricado, bawang, sibuyas, kamatis, at syempre yung pampalasa natin, paminta, at ang ating mantika. Ito na po mga kaibigan, ang ating listahan o breakdown ng ating ingredients sa reciping ito, at kayo na po ang magsabi kung swak ba ito sa ating bulsa. Nakahanda na ang ating ingredients at nahiwa na natin ang ating talong. Ano pang hinihintay natin? Samahan niyo ako at uumpisahan na natin ito. Pahanda na rin ang ating mga ricado, pati ang ating itlog na ihahalo natin sa ating ginisang talong. Sa ating ricado, tulad ng kamatis, ay kalahati lamang ating gagamitin. Ganun din sa ating sibuyas at sa ating pampalasa. Dahil isipin ito, matipid ito sa ricado. Kaya paabutin natin ang 18 pesos ninyo at gawin natin isang masarap na ulam. Simulan na natin ng ating pagluluto. Pagkatapos nating magisa ang ating ricado, isusunod na naman natin ang ating hiniwang talong.
paghaluin lang natin ito kasama ang ating mga Ricardo. Tatakpan lang muna natin ito ng mga ilang minuto. A few moments later. Pagkaraan ng ilang minuto, ito na po ang hitsura ng ating nilulutong ginisang talong. At maglalagay na din tayo ng seasoning. Paghaluin lang natin ito hanggat matunaw ito sa ating nilulutong gulay. At sa huling bahagi ng proseso sa ating pagluluto, ilalagay din natin ang ating itlog. Lagyan lang natin ng kunting asin para bumalanse ang timplada sa ating ginisa. At ang huling bahagi na ating gagawin ay paghaluin lang natin ang itlog pati na rin ang gulay para pantay po ang pagkahalo nito. Pagkaraan ng ilang minuto, natapos na natin ang ating nilulutong ginisang talong. At tunay nga namang nakakatipid tayo sa ating masarap na ulam. Mura na, napasarap pa. At hanggang dito na lamang po mga ka-viewers. At maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa ating Munting Cooking Channel.